na natili pa rin ang mga barko at maging mga bangka ng China sa Ayungin at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni Coast Guard Spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarilla, na isang barko ng China at isa pang barko ng China ang lumapit pa sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Nauna nang namataang nakaangkla ang 30 barko ng China sa Sabina at Ayungin Shoal na bahagi naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We are alarmed not because of their presence. We are alarmed because they have been ignoring our diplomatic protest that we filed 2 weeks ago. The decision of filing the diplomatic protest is only decided by the DFA, sir. Our role in the Philippine Coast Guard is only to document what is happening. And from there, we inform them, use it as a reference for their decision whether a diplomatic protest will be filed or not. Aminado naman si Tarriela na may ilang maritime incidents na pinili nilang hindi isa publiko dahil kailangan pang aprobahan ng National Task Force on West Philippine Sea. Kabilang dito ang panunutok ng military grade laser ng Chinese militia sa mga barko ng Philippine Coast Guard noong Hunyo ng nakaraang taon. Of course, vetted by those concerned agencies. No? If this information merits to be publicly released or not. As far as the incidents that happened in the past weeks, we were able to publicize. But for the previous incidents that happened, I am not authorized to disclose. Ayon naman sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, dapat isa publiko ang lahat ng insidente sa West Philippine Sea para mapigilan ang pagiging patuloy na agresibo ng China. Para ma-pressure din yung kabilang party at the same time, malaman ng publiko na hindi lang minsan ito ginawa, kundi pwede ulit-ulitin pa nilang gawin ito. Otherwise, if hindi nila i-release ito at sabihin sa publiko, China will do the same thing and do it in a harsh way. Pinag-aaralan namang gawing coastal defense site ang bahagi ng Lubang Island sa Occidental Mindoro ayon sa Philippine Marine Corps, posibleng ilagay ang unang batch ng BrahMos missiles na binili ng pamahalaan sa India sa 10 ektaryang lupain sa Lubang Island na donasyon naman ng lokal na pamahalaan. Malapit ang Lubang Island sa Panatag Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero kontrolado naman ng mga barko ng Chinese Coast Guard.